Gambana ng diwa ng pinaglabanan. Samantala, mangyaring manatili lamang sa inyong kinalalagyan habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating panuhing pandangal at tagapagsalita. Mga kababayan, malugod naming ipinababatid ang pagdating ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Kasama po ng ating Pangulo, si Senator Christopher Lawrence Bongo. Atin na pong isasagawa ang seremonya sa umagang ito. Handa. Dala. Alis. Alipunan. Pihit pa kanan. Kod! Tanghal! Ta! Mga pinuno at kalipunan. Tanghal! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pag-aalay ng bulaklak na pangungunahan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Pangulo ay sasamahan ni na Dr. Rene R. Escalante, Tagapangulo Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, at Teniente General Andres Vicentino, puno ng kalupunan sa datahang lakas ng Pilipinas. Sasaksihan ng pag-aalay ni na Senador Christopher Lawrence Bongo, Kalihim Karlo Alexei Nograles, punong lungsod Francisco Javier M. Zamora ng San Juan, at kaanak ni Gat Andres Bonifacio, binibining Buena, Distrito, Casanova. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay ng bulaklak. Kalupunan, pihit pa kanan. Kod! Atin pong tunghayan ang pag-aalay ng bulaklak sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dambana ng diwa ng pinaglabanan.
ang hall. Po! Baba. Ta. Handa. Dala. Alis. Baba. Ta. Tanghal! Ta! Tungunan! Tanghal! Ta! Baba! Ta! Handa! Dala! Alis! Baba! Baba, kalis. Dito po nagtatapos ang pag-aalay ng Bulaklak para kay Gat Andres Bonifacio at mga bayani ng Katipunan sa dambana ng diwa ng pinaglabanan. Inanyahan po natin ang ating Pangulo kasama ilan pang panauhin para sa maikling palatuntunan. Boom.
Muli po, malugod na pagbati sa lahat sa 158th taong anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Kaugnay nito, upang magbigay ng kanyang bating pambungad, narito ang punong lungsod Francisco Javier M. Zamora ng lungsod ng San Juan. Ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK na itinatag at pinangunahan ng dakilang supremo at ang kanilang pakikibaka sa mga Kastila para sa ating kalayaan na nakamit noong June 12, 1896 ay naghulma ng mahalagang kasaysayan dito mismo sa ating kinatatayuan ngayon, ang tinaguriang pinaglabanan sa San Juan kung saan naganap ang sagupaan na nagpasiklab ng Rebolusyon ng Katipunan laban sa mga Kastila noong August 30, 1896. Kaya naman, ang buhay at kamatayan ni Gat Andres Bonifacio ay marapat na alalahanin at parangalan hindi lamang ng mga mag-aaral bilang bahagi ng kasaysayan, kundi ng bawat Pilipino. At ang paggunita at pagpaparangal sa ating dakilang bayani ay hindi dapat natatapos lamang tuwing idaraos ang mga pagtitipon gaya ng ating pagdiriwang ngayong araw. Bagkus ang kanilang kabayanihan, katapangan at pagmamahal sa bayan ay dapat isabuhay at gawing inspirasyon, lalo pa at tayo ngayon ay naharap sa isang pandemya at panibagong hamon na susubok sa katadagan ng bawat isa sa atin. Ang pandemyang dulot ng COVID-19 na ating nararanasan ngayon ay parang isa na namang digmaan na kailangan nating pagtagumpayan. Ang San Juan bilang isang makasaysayang lungsod dahil sa pinaglabanan at iba pang pook pang kasaysayan dito tulad ng El Deposito, ang imbaka ng tubig ng panahon ng Kastila na siyang ating formal na bubuksan ngayong araw, at El Pulvorin na imbaka ng mga pulbura na bagamat ngayon ay tinagurian ng makabagong San Juan ay nananatili at mananatiling inspirasyon ng kabayanihan ng Katipunan at ni Andres Bonifacio upang maging matapang, matatag at may pagkakaisa sa pagharap at lampas sa anumang pagsubok. Sa ating mga minamahal at nirerespeto na panauhin sa pangunguna ng ating ginagalang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, buong karangalan po namin na naging bahagi ang pinaglabanan at ang lungsod ng San Juan sa kasaysayan at sa pagdiriwang ng mahalagang araw ni Andres Bonifacio. Maraming salamat po at mabuhay po ang bawat Pilipino. Marami pong salamat sa ating punong lungsod, Francisco Javier M. Zamora, ng lungsod ng San Juan. Ngayon po ay ating bigyang daan ang mensahe ng Tagapangulo Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Dr. Rene R. Escalante. Sa atin pong panauhing pangdangal, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kapwa ko lingkod-bayan, mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw pong ito, tayo po ay nagkakatipon-tipon upang gunitain ang 158th anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio, isa sa pinakatampok na bayani ng himagsikan noong 1896. Madalas nating naalala siya bilang isang matapang na mandirigma. Ngunit batid ng lahat na isa rin siyang manunulat, organisador at aktor. Tampok siya sa dalawang museo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan. Ang Museo ng Katipunan dito sa lungsod ng San Juan at ang Museo ng Paglilitis ni Andres Bonifacio sa bayan ng Maragondon sa probinsya ng Cavite. Bagamat hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mulat siya sa ating kasaysayan. Gamit ang kanyang natutunan sa sariling pagsusumikap, naisulat niya ang sanaysay na may pamagat ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ibinahagi niya ang yaman ng ating kabiasnan bago dumating ang mga mananakop at ang mga pang-aaping dinanas ng ating mga kababayan sa loob ng mahigit 300 taon. Sa dulo, hinimok niya ang mga Pilipino na makiisa sa pag-alsa
tungo sa pag-asang may dudulot ng kalayaan. Bukod sa paggunita ng kapanganakan ni Bonifacio, mayroon pang tatlong bagay na nagpapatingkad sa araw na ito. Una, ito ang pangalawang taon ng araw ni Bonifacio na ginugunita natin sa gitna ng pandemya. Ang COVID-19 ay isang kalaban hindi nakikita, ngunit sinisikil nito ang kalayaan nating makakilos, makapaglakbay, at maging malapit sa ating mga kaanak at kaibigan. Ang kabayanihan ay pinamalas ni Bonifacio noong panahon niya ay pinamamalas ngayon ng ating mga frontliners, mga doktor, nurse, tagabakuna, at marami pang iba. Kahit po napakahirap ng panahon ngayon, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung magtutulungan tayo, mag-iingat at susunod sa mga health protocols, tiyak na magtatagumpay tayo sa bandang huli. Pangalawa, sa araw na ito ating pong bubuksan ang isinaayos na El Depósito de Aguas. Bahagi po ito ng patubig na pinasinayaan noong 24 ng Hunyo 1882. Ang El Depósito ay pinag-iimbakan ng tubig mula sa ilog Marikina bago ito padaluyon pababa sa Intramuros at mga karatig na pamayanan. Ipinangalan ang patubig kay Francisco Carriedo sapagkat nagkaloob siya ng 10,000 piso sa pamahalaang kolonyal para sa pagpapatayo ng maayos na patubig sa Maynila. Maraming arkitekto ang sumubok na gawa ng disenyo ang patubigan. Ngunit ang natuloy lamang ay ang kay Genaro Palacios, isang arkitektong Espanyol na dumisenyo rin ang simbahan ng San Sebastian sa Quiapo, Manila. Natasyan siya magsagawa ng mga pagsukat at pagdisenyo noong Mayo 1865 at natapos niya ito noong 1869. Maaring nagtataka kayo kung bakit sa anibersaryo ng kapanganakan ng pangunahing leader na lumaban sa mga Espanyol, itinaon ang pagbubukas ng El Depósito. Nais nating ipakita na ang kaaway ni Bonifacio hindi ang lahing Espanyol, kundi ang pang-aapi. Nagpapasalamat tayo sa kabutihan ni Carriedo at sa talino ni Palacios na ipinakitang hindi lahat ng dayuhan ay masama. Pangatlo, sa araw na ito ating parangalan ang mga Pilipinong nagpagod na ukitin ang bato sa ilalim ng lupa upang makadaloy dito ang tubig. Atin ding alalahanin ang mga Pilipinong agwador na naghatid ng tubig sa mga kababayan natin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging mabisa ang patubigan. Sa kanilang pakikiisa, nakatulong ang patubigan na bumuti ang kalusugan ng lahat ng mga naninirahan sa Maynila. Habang umiikot tayo sa Museo El Depósito, damhin natin ang yaman ng ating kasaysayan. Ang dilim na bumalot sa gitna ng pananakop at ang liwanag na sinalaban ng ating mga bayani. Mahirap man ang landas na tinatahak natin ngayon, darating din ang araw na magagapi natin ang COVID-19 virus. Gaya ng ginawa ng mga katipunero noon, tayo po ay magkaisa. Sundin ang mga health protocols, magpabakuna, at tulungan ang gobyerno na ibangon muli ang ating ekonomiya. Sa ganitong paraan, mapapaaga ang ating paglaya sa pandemyang ito. Mabuhay si Bonifacio, mabuhay ang lahing Pilipino. Marami pong salamat, Dr. Rene R. Escalante ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Mangyari pong ibaling ang inyong atensyon sa mga LED wall upang tunghayan ang audiovisual na pagtatanghal ukol sa restoration ng El Depósito Reservoir. Welcome to the El Depósito Underground Reservoir. El Depósito had a significant role in history, as it was formerly Manila's primary source of clean water in the early 19th century, being a part of the Carriedo Waterworks system. San Juan del Monte was chosen by Genaro Palacios as the prime location of El Depósito,
for its elevation from the water source San Mateo River and its distance from Manila. The plateau where El Deposito was constructed has an area of 50,000 square meters and is composed of compact volcanic tuff, a strong material that could withstand strong earthquakes. The area was dug to build two big underground galleries that served as water reservoirs connected to one another. It measures 6 meters in height, 3 meters in width, and is surrounded by slanted walls made of adobe and hydraulic cement. These two galleries have their own smaller elongated galleries that also serve as reservoirs, increasing the capacity of the entire reservoir to hold water. The whole reservoir could hold up to 56,000 cubic meters of water. The water from the San Mateo River were pumped through two water gates going to El Deposito. As it goes to the reservoir, water flowed from water steps, creating small falls, and cascades down to the bigger galleries. A few years after its inauguration in 1882, El Deposito was a silent witness to the Filipino fight for freedom. The revolutionary forces tried to control the area during weeks of the 1896 Philippine Revolution. Initiative of the National Historical Commission of the Philippines, the City Government of San Juan, and the Metropolitan Waterworks and Sewerage System, with the NHCP's recognition of its historical significance, the rehabilitation of the El Deposito Underground Reservoir began in 2016 and went on until 2020. Now, this historic site of El Deposito shows not only the waterworks system and the Spanish public works in Manila in the 19th century, but also the great engineering feat that was done in order to provide clean and accessible water to everyone. Marami pong salamat. Atin pong natunghayan ang audiovisual na pagtatanghal ukol sa restoration ng El Deposito Reservoir. Bigyang daan po natin naman ngayon ang paggawad ng orden ng Lapu-Lapu. Inanyahan po natin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama si Senator Christopher Lawrence Bongo para sa paggawad ng orden kay Binibining Buena Grace Distrito Casanova, kaanak ni Gat Andres Bonifacio. Orden ni Lapu-Lapu, Ranggong Magalong. Itinatag ang Orden ni Lapu-Lapu noong 2017 at iginagawad ng Pangulo ng Pilipinas bilang pagkilala sa pagiging huwaran sa paglilingkod ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan, gayon din ng mga pribadong individual sa pamahalaan dahil sa maringal na pagpapasulong o advokasya ng Pangulo, gaya ng pagpapakita ng kagitingan at kabutihang nagpamalas ng kahanga-hangang paglilingkod at katangi-tanging ambag sa bansa. Iginagawad ang orden ng Lapu-Lapu, Ranggong Magalong sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan at pribadong individual na nagkaloob ng kahanga-hangang paglilingkod o nagpamalas ng katangi-tanging ambag sa ikatatagumpay ng gawain alinsunod sa pagpapalawig o advokasya ng Pangulo. Postumong iginagawad ang orden ng Lapu-Lapu, Ranggong Magalong kay Gat Andres Bonifacio. Tinatanggap po ni Binibining Buena Grace Distrito Casanova ang nasabing orden. Okay.
Marami pong salamat sa ating Pangulong Duterte at kay Senator Bongo. At binabati natin si Binibining Buena Grace Distrito Casanova kasama ang kanyang kabiyak. Sa puntong ito, ipakikilala ni Kalihim Karlo Alexei Nograles ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Salamat po. Dean of the Diplomatic Corps, His Excellency Archbishop Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, National Defense Secretary Delphine Lorenzana, Senator Bongo, Cabinet Secretary and Acting Presidential Spokesperson Karlo Alexei Nograles, Public Works and Highways Acting Secretary Roger Mercado, Metro Manila Development Authority Chairman Benjamin Abalos Jr., AFP Chief of Staff Lieutenant General Andres Centino, PNP Chief and General Police General Carlo Leonardo Cardo, San Juan Mayor Francisco Javier Zamora, Vice Mayor Jose Warren Villa, the Philippine Historical Commission Chairman Dr. Rene Escalante, mga kasama ko sa gobyerno, mga kababayan. It is my pleasure to join you today as we commemorate the 158th birth anniversary of one of our country's greatest heroes, Gat Andres Bonifacio. Remembering the heroism of our gallant forebears, which Bonifacio provided the sense of hope, determination, and optimism for today's generation of Filipinos, especially as we surmount difficult challenges in our time, including the COVID-19 pandemic. The bravery and patriotism of Gat Andres Bonifacio and many of our forebears who fought against foreign dominators must serve as our guiding post in beating the odds that hinder our progress as a people and as a nation. What makes this year's celebration of Bonifacio Day even more special are the newly restored El Deposito Underground Reservoir and the new diorama exhibit at the Museo ng Katipunan, which showcases the historical battle of San Juan del Monte. I congratulate the San Juan City government for successfully hosting this year's celebration in the Pinaglabanan Shrine, which played an important role in the Katipunan's quest for Philippine independence. May this event be a constant reminder of our invaluable contribution and selfless sacrifice of our heroes, especially Gat Andres, in paving the way for the liberty and independence that we enjoy today. Let me likewise thank the National Historical Commission of the Philippines for undertaking the restoration and rehabilitation of these historical and cultural landmarks, as those that this provide the new generation of Filipinos a glimpse of our long and colorful history and heritage.
Indeed, remembering historical events such as these are vital to enriching our understanding and appreciation for our nation's culture. I believe that by revisiting and honoring our past, we will be able to impart a stronger sense of nationhood to the present and future generations of Filipinos. As we commemorate these events, I invite every Filipino to become a hero like Bonifacio by participating actively in our nation-building efforts, especially those challenging times when we have to secure our nation's health, safety, and wellness. In this light, I call on our kababayans to emulate Gat Andres Bonifacio's strong sense of civic duty, courage, love of country in our daily lives, even in the simplest ways. May we be challenged to give our very best for the benefit of our people and nation. Mabuhay ang lahing Pilipino. Thank you. Marami pong salamat sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang ating Pangulong Duterte ay inaanyayahan po sa pagtunghay sa Museo El Deposito, El Deposito Underground Reservoir at Museo ng Katipunan. Mangyari pong ang ating mga panauhin ay manatili sa inyong kinalalagyan hanggang makaalis ang ating Pangulo mula sa tanghalang ito. Dito po nagtatapos ang ating seremonya kaugnay sa 158th taong anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa okasyong ito. Sa inyo pong lahat, muli maraming salamat. Manatili po tayong ligtas at pangalagaan ng kalusugan. Sumaatin ang pagpapala ng dakilang lumikha. Isang mapagpalang araw sa ating lahat at mabuhay.